Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay inaanyayahan kita na pindutin ang subscribe button at bell icon nang sa ganun ay lagi kang ma-update sa tuwing may bago akong upload. Ano nga ba ang pakiramdam ng mga taong malapit ng mamatay? O ano nga ba ang mangyayari sa isang tao bago mamatay? Isang tanong na hindi natin masasagot kasi tayo ay nabubuhay pa. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga master, ay hindi yung mga taong namatay ng biglaan o naaksidente, kundi yung pakiramdam ng isang taong nakaratay sa isang lugar at hinihintay na lamang ang kanyang huling sandali dito sa mundo natin. Maraming tao ang nagbibigay ng mga iba't ibang mga bagay na nakikita daw nila bago sila mamatay, na kung tawagin natin ay near-death experience, kung saan nakakaramdam sila ng kapayapaan at nakakakita ng mga puting ilaw, kung saan sinasabi nilang ito ang huling hantungan at dito di umano sinusundo sila ng kanilang mga kamag-anak na naunang namatay. Pero lahat ba ng mga iyon ay may mga katotohanan? Ano ang explanation ng siyensya tungkol dito? Base sa siyensya, dalawa ang uri ng pagkamatay ng isang tao. Ang una na kung tawagin ay clinically dead. Ang ibig sabihin nito ay ang paghinga ng isang individual ay tumigil na. Sa clinically dead, ang utak ng isang tao ay patuloy na nagbibigay ng impulse o kuryente sa loob nito. Lahat ng ito ay nangyayari lamang sa loob ng halos 5 minuto. Hanggang sa ang utak ng tao ay tuluyan ng mawawalan ng oxygen na siyang magiging dahilan ng pagkamatay ng mga natitira pang brain cells sa loob nito. At kapag nangyari yon, dito papasok ang pangalawang uri ng pagkamatay ng tao na kung tawagin ay biological death. Ang biological death naman ay ang pinakahangganan ng buhay ng isang tao kung saan wala ng oxygen supply ang umaakyat sa utak ng tao. Ngayon, alam na natin ang dalawang uri ng kamatayan. Ang mga taong nagkakaroon ng near-death experience ay yung mga taong na-report lamang na clinically dead. Tumitigil ang pulso at paghinga, pero ang utak natin ay nananatiling buhay. Bago humantong sa hangganan ng buhay, meron din talong kung tawagin ay active death. Dito sa pagkakataong ito, ang tao ay nawawalan na ng gana sa mga bagay-bagay at ito ay may pagkakasunod-sunod. Ang pinakauna dito ay ang nawawalan ka ng ganang kumain. Hindi ka rin dinadatnan ng gutom. Susunod ay ang pagkauhaw. Mawawalan ka ng gana at hindi ka na maghahanap ng tubig. At ang pangatlo naman ay ang mawawalan ka ng kakayahang magsalita. Sumunod ay ang kakayahang makakita at ang huli naman ay ang mawawala na sa'yo ang kakayahan mong makaramdam at makarinig. At kapag lumipas na ang mga bagay na to, masasabi na nating biological death na ang isang tao. At dito mas naging kakaiba ang mga bagay-bagay sa unti-unting pagkamatay ng isang tao. Naglalabas ito ng sobrang daming chemical na kaparehong sukat sa mga taong nabubuhay kung saan sila nag-iisip ng malalim. Kumbaga, kung isipin mo, ay parang nagme-meditate ang utak natin at inuubos ang natitira niyang kakayahan bago maiayos ang katawan ng isang individual. May isang partikular sa utak natin kung saan dito pinaka naglalabas ng kemikal ang ating utak. Ito ay ang kung tawagin natin ay visual system. Maaring ito ang dahilan kung bakit ang mga taong nakakabalik mula sa pagkamatay o clinically dead ay nakakita ng puting ilaw. At kahit maraming senses na ang nawala sa taong malapit ng mamatay, dito pwede pa silang maging may kamalayan sa mga nangyayari, sa bingit ng kamatayan man o pwede maghalo ang panaginip at katotohanan. Base sa mga report, ang panaginip nila ay kadalasang payapa. Dito ang isang tao ay nagkakaroon ng pangitaing magaganda tulad ng mga alagang hayop, mga masasayang alaala, mga kamag-anak at syempre pamilya. Parang masasabi mong itinatapon ng utak natin ang mga masasamang alaala noong tayo ay nabubuhay pa. Ibig bang sabihin noon
ay dahil ba sa ebolusyon ng utak natin kaya na kaya nitong mas gawing magaan ang pagkamatay ng isang tao? Ibig bang sabihin nun, gagawin niya ang lahat upang madali ang pagtanggap mo sa kamatayan? Maraming mga tanong na kahit ang mga dalubhasa ay hanggang ngayon ay hindi pa rin masagot. Pero isa lang ang sigurado ngayon. Ang utak natin ay gumagawa ng parang anestesya para maging maayos ang pagyao ng isang tao. Ibig sabihin, gaano pa man kasakit ang pwedeng maramdaman ng isang tao bago siya mamatay, ay hindi na niya mararamdaman ito dahil naiayos at naisalansan na ng utak natin ang paglinsan natin sa mundong ito. At yan po ang mga nararamdaman ng mga taong malapit ng mamatay. Kung kayo po ay may gustong malaman, ay ikomento nyo na lamang sa ibaba ng video ito at susubukan kong gawa ng video. Maraming salamat po sa patuloy nyong panonood.